Hello guys, narito ang mga sangkap na gagamitin natin sa ating lulutuin na yummy creamy Bicol Express from the South. So, nandiyan po ang ating baggy beans, bawang, sibuyas, bell pepper at green chili. Narito rin ang ating pork na inimay na. At meron din tayong gata, gagamit tayo yan. Ganon din, tubig ang ating gagamitin. Yan. And also, ating ihahanda ito. So, isa-isa ko po itong ihahanda. Lilinisan ng dulo. At pagkatapos niya ay ating pagpuputol ng dulo niya. So, ayan. Isa-isain ko lang yan talaga para lahat ay tanggalan. Bali, tatanggalan ko lang muna ito ng mga dulo niya. Sa puno at yung sa dulo niya. Para matanggal pati yung pinaka-fiber sa gitna ng bawat piece. Ayan. Ayan, bali una ko muna itong pagpuputol-putulin. At least 1.5 inches lang ang haba para pwedeng bite size na kaagad. Usually, pagka nagpuputol ako ng mga gulayin, lalo maramihan, itong malapad na kutsilyo ang ginagamit ko. Mas marami kasi ang sakop nito. Ayan, almost 20 piraso yan, pero kaya niyang putulin ng sabay-sabay. Kaya napapabilis niya ang trabaho. Kaya ayan, tapos ka agad, diba? Next na gagayatin natin ay itong green pepper. Maanghang ito, lalo hindi ko inalisan ng buto. So, makakadagdag ang hang yan. So, masarap sumipa yan. Yari na naman ang isang kalderong kanin nito. Ayan, napansin nyo guys, kahit na paisa-isa ang ginagawa kong paghiwa, pero dahil malapad itong kutsilyong gamit ko, mas confident ako na gamitin ito at bukod yan, convenient siya gamitin. Ayan. Lagi ko rin minimaintain ang sharpness nito. Para every time na gagamitin ko, mas mabilis ang trabaho. Ayan, tapos na tayo dyan sa green pepper. Grabe, sumisingaw ang amoy ng sili. Mukhang maanghang to ah. Eh diga, gaya naman talaga ang luto pag Bicol Express. Kaya nga Bicol Express, kasi maanghang eh. Anyway, sunod nating gayatin tong jalapeno. Actually, kung tutuusin, pwede namang wala ito. Kaya lang, alam nyo, ang ganda kapag may ganitong kulay red. Tapos, napaka-smooth po nito pag naluluto at medyo matamis ang lasa nito. Kaya nakaka-enhance ito ng ating lulutuin na Bicol Express. Ayan, halos tapos na tayo dito sa jalapeno. At mapansin mo, pag yan nilagay, isang sakop lang, di ba? Yan ang advantage ng malapad na kutsilyo.
Okay, so next na gagayatin natin ay ito namang sibuyas at ang bawang. And I'm still using the same knife. Yan guys, halos tapos na tayo dito sa ating sibuyas. Next naman ay itong ating bawang. So pipit-pitin ko muna ito and then tatanggalan ko ng mata. Yun po yung medyo matigas kaya hindi naman yung kailangan sa ating pagluto. Ayan, tinatanggalan ko muna ito ng mata. At mapansin nyo guys, kapag ka pinit-pit muna bago nyo hiwain ang bawang, mas madaling tanggalin ang balat. Kumakalas na ito antimano. Ayan guys, so everything now is ready. Pwede na tayong start na magluto ng ating recipe. So just a sort of review, andito na ang ating bawang at sibuyas. Then next, ang ating sili, ating pork shoulder na ginayat, ating coconut cream, tubig. So ano pa inaantay? Let's go! Buksan natin ang ating kalan, then init na tayo ng mantika. We will be using about 2 tablespoon at una nating gisain ang ating mga aromatics. Una nating gisain ang ating bawang. Maglagay muna tayo ng 2 tablespoon na cooking oil natin. Ang ginamit ko po ay canola oil. Sunod na rin kaagad natin na igisa ang ating bawang. Actually, pwede nyo ito ilagay kahit hindi po ganun kainit ang mantika. Wala namang problema yan. It will take at least 20 seconds para mag light brown ang ating garlic at mag-release ito ng kanyang aroma. So ayan, sumisingaw na ang kanyang aroma. Then pwede nating next na isunod ang ating onion. So just like what we did to our garlic, haluin lang ito and it will also take at least 20 seconds then mag-release na rin ito ng kanyang aroma. At pwede na nating sunod na ilagay yung ating karne, yung ating hiniwa na pork shoulder. Sasangkot sa din lang natin ito para mahalong mabuti at para maiwasan natin ang pagdikit ng karne sa ating kawali. Although meron tong mantika, pero siyempre malamig pa yung karne, hindi pa siya talagang mainit. Kaya ang tendency ay dumikit yan pag hindi natin hinalo. This time ay titimplahan muna natin ito ng pampaalat. So patis ang aking gagamitin. This is far more better using salt. Yun nga lang, syempre hindi mabango ang patis, diba? Next na ilalagay naman natin ay ang ating powdered black pepper. Yan, pinong-pino ang aking ginagamit at yung freshly ground para super bango. At syempre, hahaluin natin itong mabuti para maging pantay ang pagkakalagay ng ating mga panimpla. Kanina, nabanggit ko na ang patis ay hindi mabago ang amoy. So, ito ang pambura niyan. Gamit tayo ng seasoning, yung nor. At yan po ay napakabango. So, burado na kaagad yung amoy ng patis. Nor, bekene men. Ayan guys, haluin lang natin ito hanggang sa ang ating pork shoulder ay mag-release ng kanyang juices. At isa pa, pag nag-release na rin ito ng kanyang sariling oil, then that is the time na pwede na natin siya lagyan ng tubig para palambutin ito ng husto.
Ayan guys, malapit na ito. So, lalagay na natin kasunod itong tubig. Ayan guys, hayaan lang natin ito na kumulo, pero tatakpan muna natin to, then allow it to boil. So pag ganyan na kumulo na, takpan ulit natin, pero hihinaan na natin this time ang apoy. Ayan, malambot na siya, pero meron pang sabaw. So ang gagawin natin, lakasan ang apoy, pakuluin ito ng gusto. Tapos yan, nilagay na rin natin yung ating beans. Next, ang ating sili at ang ating jalapeno. Ayan, napakagandang kombinasyon kapag ka merong red and green sa ganitong lutuin. Ayan, konting halo lang, konting halo. Then, yung natira kanina na sabaw, enough na yon para naman lutuin yung ating mga inilagay na gulay. Ayan guys, maglalagay ako ng kaunting seasoning para naman magkaroon ito ng extra linamnam na ating niluluto. Then, takpan ulit, isimmer. Simmer natin to ng at least 8 to 10 minutes. Ayan. So, this is almost dry, pero tingnan natin sa ilalim kung wala na talaga itong sabaw. Ayan, meron pa kayong nakikita. So, hindi natin po pwedeng ilagay kaagad yung ating kakanggata kapag kaganyan. Hayaan muna natin na mag-totally dry ang ating sabaw. Kaya ayan, tatakpan lang muna natin ito, then we will simmer it. Ayan guys, nung natuyo na siya, totally wala na talagang sabaw, saka ko inilagay yung purong gata para naman maging creamy siya. Ngayon ay hihinaan natin ang apoy at hindi natin ito dapat tatakpan. Yung para lang na nag-iin-in tayo ng sinaing. Napakahina lang ng apoy. Yun po ang magiging dahilan para maging thicker ang ating sauce nito. At magkakaroon siya ng buo-buo na cream sa gilid. Ayan, yung tinatawag na latik. Now it looks yummy and creamy. Ayan, closer look. Wow, ayan, o, diba? Amoy na amoy ba yung aroma ng sili? So now, bali, isi-simmer lang natin ito ng 3 to 5 minutes, then we're done with this. Ayan guys, minsan pa, i-close up natin, yan, para lalo nating makita. Ayan, o, diba? Kahit na napakalapit na mukha mo, di ka man lang naiinitan. Tapos napansin nyo yung bright red and green na kulay. So nakakadagdag po yan ng attraction sa mga kumakain ito. At yan natin lalong ma-appreciate kung paano tayo ginawa ng Diyos na magkakalapit lang ang ating bibig, ang ating ilong at ang ating mata. Para makita natin kung masarap bang kainin, mabango ba ang amoy o hindi bago natin kainin. Kaya grabe. O yan, tapos na. We're done. Kainin na. Pero bago yan, why not take a closer look? Ayan oh, tignan mo naman yung bright red and green combination. That will really give you an attraction para lalo mo magustuhan ang iyong kakainin. Eto guys, tingnan nyo. Wow! Kaya kung di ka pa subscriber, edi subscribe na. At dahil umabot ka sa dulo, maraming maraming salamat sa iyo. Bye-bye!